Hello, hello. This is Chris TV here. And we have a new project, this one. I'm going to teach you how to make a sliding window. So, hindi makakaintindi ng Tagalog, minsan i-Englishin ko para so that you will understand this project. This project is sliding window. Ito yung sinatawag na CB98 profile. Hindi to yung traditional na sliding. Kasi yung traditional na sliding window, dito ako sa kabila. Okay, para mas maganda yung angle. Ito yung sample eh. Okay, ayan. 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 Okay, para kitang-kita. Ito yung tinatawag na CB98. Sa iba, tinatawag to na Australian profile. Pero sa akin, yung ano ko nito ay CB98 na ano, na series. Kasi yung pagbili mo nito, CB98 talaga, CB98 series. Kasi maraming series to eh. May 900 series, may 1000 series. Pero ito yung common natin na ginagamit is CB98 series. Ito yung pinalit sa traditional, yung dati nating mga sliding window. Ito siya. Ang kagandahan nito kasi andito na lahat. Yung yung runner ng screen andito na. At saka center lock to siya. So bali kung mayroong magnanakaw, kailangan niyang basagin yung salamin bago niya mapasok yung bahay mo kasi dito naka-center lock eh. Yan, lock natin ha. Naka-center lock yan eh. So bali hindi mo yan maalog-alog. Di katulad ng dati, traditional, na ang lock niya nasa gilid. Ngayon, pag magaling talaga na magnanakaw, aalog-alogin mo lang ito pataas, pababa, so to jerk it up and down, pwede mo nang makalas to at makapasok. Ito, hindi. Kasi kailangan mo talagang basagin pa bago maubuksan mo to. Center lock eh. Yan. Yan, yan. Center lock. Oh, yan. At saka, isa pa ang magandang features nito, yung seal niya, yung dadaanan ng gulong, medyo mataas ng konti. Yan. No? Mataas ng konti yan. Papakita ko sa inyo mamaya-maya gaano kataas to. Ngayon, in comparison sa dati, para sa akin, kung ako ang papagpipiliin, mas maganda to. Bakit? Smooth ang pagtakbo nito. At mayroon pa siyang rubber sa gilid. So kung ano, pag naglalak ka, hindi basta-basta makapasok yung ulan kasi may rubber siya sa gilid. Iwan ko lang kung nakikita. Tiyan lang ha. Yan. Yan. May rubber siya sa gilid. So pag lock mo ganyan, yan. Tatama siya doon sa rubber at magiging seal siya. Hindi napapasok yung ulan. Yan. Ito yung kagandahan nito. At isa pang maganda dito, kasi ginagamitan to ng puncher. Hindi na lagari or anong ano yung may peso. So sa makatawid dito, malinis yung pinagdugtungan niya. Kasi punch yung ginagamit namin dito. Hindi katulad dati na lagari or miter so ang ginagamit para magbuo. So ngayon guys, punta tayo sa parts nito. Ang parts nito, pangalan ng parts nito at yung mga kagamitan para makabuo ng isang sliding window na 798 profile. Hindi muna tayo magbubuo ng 900 series at 1000 series kasi ano yon, malalaking sections yon. So ngayon yung CB98 profile muna ang pag-aralan natin. Tuturuan ko kayo step by step dito. Para sa mga nagdi-DIY, yung gusto talagang makakatipid at saka yung iba gustong sila na lang ang magawa kasi sometimes kasi kailangan nating tayo ang gumawa para bang something to be proud of ourselves ba na oh, ako ang gumawa niyan. Sa yung gumawa ng bahay na yan, yung mga bintana niyan, ako ang gumawa niyan. So, di ba? So, kung magiinuman, mayroon kang mga kaibigan, hindi mo may pagmayabang na, oh, yan. Ako lang ang gumawa niyang bintana na yan. Bumili ako ng mga parts as ginawa ko. So, ganyan. So, kaya gumawa ko ng, ano, ng tutorial dito na paggawa ng 798 profile. Okay. Okay, let's start. Dito tayo sa mga parts niya. Ito yung parts natin. Isa-isayin natin ha. Yung una, yung measurement tool. So, yan. Huwag kayo mag-alala guys kasi may nabibili tayong measurement tool ngayon
na may nakalagay na. Kasi minsan kasi nahihirapan tayo bumasa ng measuring tools eh. Ito, di ka na mag-alala kasi may nabibili na ngayon na may nakalagay na. Ayan. 4 and 1/8, 4 and 3/8, 4 and 1/2, 5/8, 3/4, 7/8. So parang talagang spoon feeding na itong mga ganito kasi andyan na lahat eh. Makikita mo sa ano natin, sa tape measure natin. So yung mga kagamitan natin gagamitin is tape measure. Yan. Kailangan talaga ito kasi hindi ka man pwedeng maggawa na walang tape measure. Pang sukat. Yan. Gloves. Siyempre for protection sa kamay. Eyewear. Wala ko dito. Phillips screw. Oh, yan. Okay. Ito yung rubber. Rubber jam. Yan. Ito yung mohair. Okay. Ito yung center lock na tinatawag ko kanina. So, yung nasa center ng ano natin. Dalawa ang ginagamit namin. Pag malalaking bintana, ito yung gamit namin. Large. Pag maliliit naman ito, small. Yan. Magkaiba yan. So, patawid yan. Ito ay video kurba ng konti. At saka sa gulong naman, dalawa yung ginagamit namin na gulong. Pag gumagawa kami ng pintuan, siyempre, mabigat yung ano mo, 1/4 yung gamitin mo ng salamin eh. Kailangan mo ng dalawa ang gulong. Double na gulong. Ito naman, single lang. Okay, at ang ganda nito ako, hindi ako gumagamit ng gulong na hindi de-bearing. Yan. May bearing yan. Di ano. Yung iba kasi gumagamit, steel plate lang sa loob niya, steel plate lang or plastic. Ako hindi. Yung sa shop ko, yung ginagawa ko, kailangan talaga bearing yan para smooth yung pag-slide ng ano ng sliding mo. Kaya nga tinatawag na sliding eh, kaya para smooth. Nag-slide lang. Okay. Dito tayo sa sections ng mga ano. Okay. Ang ginamit ko para medyo makita ka, parang medyo visible at madaling makita itong coated white. Ito yung tinatawag namin na PC white na kulay ng ano ng sections ng aluminum. Ito kasi analog to, ganito brown analog. Okay. Ito yung ano. Ito ang mga section na ginagamit natin. Ang tawag nito, una, ito. Teka lang ha. Double seal. Yan. Ito yung daanan. Yung sinasabi ko. Dito dumadaan yung sliding. Yan, yung gulong. Oh, tina mo. Mataas siya, no? Yan, mataas siya, no? Siguro may, kung di ako nagkakamali, mga 1/2 siguro ang taas nito. So, hindi yan sasayad. Pag tumakbo yan, hindi yan katulad ng dati, traditional na, ano ka ng squeak bang yan, yun ang pangit doon. Ito hindi. Okay, ito yung double seal. Okay, ito yung tinatawag naming ito yan double head. Yan. Okay double head. Okay, yan ito. Yan. Okay, yan ano natin. Yan. Double seal. Okay. Double seal yan. Ito. Yan. Double head. Ito. Naman. Yan. Top bottom. Okay. Ito naman. Ito yung sa gilid. Yung tinatawag naming double jam. Dito dumadaan yung rubber. Yan. Papasok mo yung rubber dyan. Ganyan. Ganyan. Pasok yan ganyan, no? Dyan yung rubber niyan. So, yan. So, ito yung double jam. Ito, double jam. Ito yung rubber jam. Okay. Yan. Ito yung lock style. Yan. Lock style. Yan. Lock style. Okay. Okay. Ito, lock style. Yan, lock style. Ayan. Sunod, interlocker. Ayan. Interlocker. Okay. So, start tayong magsukat ngayon. Sa pagsusukat naman, dapat natin malaman yung tamang pagsukat kasi may allowance yan eh. Hindi pwedeng hindi mo lagyan ng allowance kasi pag walang allowance, ano yan, hindi yung kakasya sa butas ngayon. So, dapat magkaltas ka talaga. Okay.
doon tayo sa pagsusukat. Halimbawa, ito yung butas natin, yan, no? Ito yung butas natin. Sampo lang naman to, di ba? Yan, yan yung butas natin, no? Pagsukat niyan, pag sinukatan mo yan, ang ilalagay mong allowance dyan is 1/8 both sides, ha, both sides 1/8. Okay, wala yan. Okay, yan. So ngayon ang sukat niyan is yan, tingnan natin, ha. Op, ayan. So ano yung sukat niya is 18 1/8. 18 1/8 yan. Okay. Ang tangkad naman niya is up 18 3/16. So ngayon babawasan natin yan ng ano dito sa 18 1/8. Kasi babawasan natin ng 1/8 eh. So magiging 18 na lang yan siya. Depende kasi sa sitwasyon yan eh. Kung bako-bako naman yung hamba nyo, eh, kailangan talaga malaki yung allowance nyo. Ang pagsusukat din, kukunan nyo yung pinakamaliit na sukat, doon kayo mag doon nyo kukunin yung ano, yung sukat ng sliding window nyo. Huwag kayo kukuha doon sa malaki kasi talagang hindi yan kakasya sa butas. Ngayon, sa sitwasyon dito, papareho naman yung ano, yung sukat. So hindi natin kailangan na kunin yung pinakamaliit. Ngayon, yung kunin natin ganyan. Magbawas lang tayo ng 1/8. So magiging 18 'yan. Exactly. Sa taas naman 16 1/8 pa pala. Oh, 16 1/4. So bawasan natin. So magiging 16 1/8 'yan. Okay. So sana kitang-kita nyo. Op, atas natin. Ganyan, para kitang-kita. Ah. Lang hindi clear 'yan. 16 1/8. Ayan, okay. So okay. So yun, 18 at saka 16 1/8 na lang. So doon tayo magsusukat. So gagawa tayo ngayon ng sliding window. Okay. Ito ngayon, may sample kami dito. Ito. Yan. Sample kami dito ng sukat na ginagawa namin ngayon. Ito, papakita ko sa iyo paano asimbulin to. Yan. Yan. Mayroon kami ditong yan. Kung makita nyo, bawas na yan. Ayan. Binawasan namin ng pagsukat kasi pag nagsusukat kami doon sa site, automatic binabawasan namin ng hindi kami malito. Pagdating sa shop, cutting diretso. Hindi na kami nagbabawas. Yan, bawas na yan. So, yung height niya is 47 1/8. Dito naman sa baba is 47 lang. Mayroon ditong sitwasyon na magkaiba eh. Ito, ha? Tingnan natin. Medyo bako. Teka lang, ha? Ito. Ay. 47 1/8 47 1/8 47. Ah, magkapareho sa pareho. Wala pala. Okay. Ayan. Ito dito magka, ito. Ito dito sa kabila, ito. 51 1/8 sa kabila, 51 3/8. So hindi pantay yung hamba niya. Yan. Ang kukunin mo diyan, siyempre, doon ka kukuha sa pinakamababa. 51 1/8. Huwag mo kunin yung 51 3/8 kasi hindi yan kakasya sa ano, sisikip yan doon sa butas na paglalagyan mo. Magbabawas pa tayo ng 1/8. So dito tayo, yan, 47 ang height niya, 1/8 ang sa ang height niya sa ano naman niya, width niya is 47. Yan ang gagawin natin ngayon. Okay, yan. Ito, nakating na namin, oh. Yan, nakating na. Pasok na yung rubber, ito yung rubber jam. Ngayon, bubutasan natin ngayon para mabuo natin yung isang buo nito. Okay. Yan, hawakan mo, pre. Kaya man drink natin. Come on. Ato it, bala. Ito yung ginagamit namin, wireless. Kasi pag wireless, mas handy at madaling magtrabaho. Sa site, hindi kami gumagamit dito kasi wala tong hammer eh. Ito,
tricky to dito kasi dito pwede mabaliktad eh. Ganyan, dito pwede mabaliktad. So, tingnan nyo lang kung paano para makita nyo yung ano, left and right nito. Yan. Dapat yan, naka-flash yan dyan. Yan, naka-flash. Bago ka magbutas. Ito sa kabila kasi magka ano yan eh. Ito sa kabila, iharap mo. Ayan, babaliktarin mo lang. Ayan yan. Sa taas naman, baliktarin ko. Sa taas, ito yung double head. Ganyan yan. Wala tong ano, kasi ano lang siya eh. Dito baliktaran. Ngayon, dito kasi tumatakbo to eh. Kaya naman tumatakbo. Yan, tumatakbo ha. Hanapin ito natin yung ano yung number ano yan? 3 number 3 ito ngayon yung single seal. Ito yung head. Double head. Ito yung double jam. Ito yung sa gilid. Ngayon, bubuuhin na natin sila ngayon. Paspasan ko rin sila para rin sabihin mo yung video. Dito ka manil. Ha? Amon na rin. Paro. Ayo, pwede dire na. Ha? Pwede dire na. Basta igoy-igoy ang hiyak ito. Buho? Oo. Pag hindi align siya, kailangan palakihin yung butas niya. Para pasok na pasok siya ngayon. Okay. Ah. Ila
kita yung single seal. A double seal. Double head na naman. Gamit ko kanina ito para medyo mabilis, gamitin natin ang power tools. Kaya ngayon may power tools eh, para medyo mabilis. Kina-advise ko dito sa mga kasamahan ko, mga tao ko na kailangan gumagamit ng power tools para maximizing sa ano nila, ng power capabilities. Kahit mag-isa lang, mabilis kasi nga gumagamit ng power tools. Ayan. Itong project na to para to sa mga nagdi-DIY dyan. Gustong bumuo ng sarili nilang ano. Sarili nilang sliding window. Na CB98. Ayan. Tapos na. Yan yung panel natin. Panel. Yan yung frame natin. Ngayon, bubuo tayo na yun ng panel niya. Yung nag-i-slide. Okay. Guys, ito yung puncher na ginagamit namin. Ito yung puncher ng CB98. Yan. Yung sinasabi kong malinis siya dahil nga naka-punch lahat. So, hindi na siya, ano, yung mga edges niya at saka yung ginugtungan niya dahil na nga naka-punch, smooth siya ngayon. Okay. Ito yung interlocker natin ngayon. Hindi ito pwedeng mabaliktad dahil ano to, magkaiba yung sa top at saka sa bottom. Ito yung sa bottom. Dapat ipasok muna maayos para ano, kasi minsan hindi na napapasok eh. Kala mo ano na, kailangan mo ipasok siya. Yan. Sagad na sagad. Kasi pag hindi sagad, magkakaproblema ka dyan. Okay. Ngayon, sa taas naman, tingnan lang ito. Ngayon, sa taas naman, ito. Itong isang to. Yan. Sa top yan. At kung natin ilalim niya para sa plastic. At tapos butas. Butasan natin ngayon. Ngayon.
yung pagbutas niya sa likod, ay, magkapareho lang lahat. Magkapareho lang lahat. Kita ba? Lapit-lapit mo nga. Ano siya ka magpapanin? Okay. Ito yung lock style. Lock style. Yan, lock style. Yan. Ang kaibahan nito, ito. Dati para siguro tinawag na interlock yun kasi naglalock tong dalawa eh. Yan. Naglalock yan sila. Naglalamano. Ito ngayon yung interlocker natin. Lock style. Oh, lock style. Timbutas din niya dito. Ito sa gilid kasi wala pa itong silbi ngayon. Ayan. Ito muna. Bubuhin natin ito. Ito. Kasama yung top bottom. Dito naman sa pagbuo nito, kailangan natin ng full size. Pero bago yan, kailangan natin bukitin. Kailangan nang gupitin yung mga gilid nito. Ito. At ito yung sumasabit eh. Yan. Yan sumasabit sa ano, daanan niya. Kaya tumutunog. Yan. Gupitin mo yan. Kung wala ka pang gupit, yung pagkikil. Limbas. Sa bagano. Yan. Lahat yan. Sa taas at saka sa baba. Taga lang to, taga. Sige, buhin mo na yung isa. Pimbas. Waray na. Ah, sige na. Buhin mo, buhin na ito mo ba? Buhin na ito mo ba? Sige, bahala ka na diya.
Bahala ka sa buhay mo. Okay, punas punat. Ayun. Sa four times, yung ano niya, yung parang parang special niya, yung guide niya, may apat na ano dito. 1, 2, 3, 4 yan. Ito walang number. Pero yung ibang nabibili mo nito, China ata to eh. Joke lang. Yung ibang nabibili nito, may number to. Ito, wala. Tingnan, hanap ako kung may number. Yung ibang may number. Sa ngayon, wala akong may number. O, sige lang, okay lang yan. Kasi hindi naman kakasya to sa butas pag hindi talaga para sa kanya. Ngayon, ito yung sa top eh. Sa bottom yan, sa baba. Yung sa baba, yung gagamitin mo, pang baba rin. Yan. Dalawa butas, di ba? Dalawa butas yung gagamitin mo. Yan. Maliit yan, oh. Pasok na pasok yan dyan. Yan. At may ano siya, may dila-dila siya, yung may ano, para hindi siya dumiretso ng ganyan. Yan. Isa. Lagyan din natin. Yan. Yan. Ito. Sa last style, mag-iba to. Dalawang butas din. At kaibahan niya, mas malapad siya. Yan. Mas malapad siya kaysa dito sa interlocker. Ito. Ito yung sa lock style. Ito yung sa interlocker pa pala. Ito yung sa lock style. Medyo magkaiba. Rin butas niya ganun din. Ganun lang. Okay. Kabit natin. Lagay natin. Yan. At saka guys, dapat ito nakaharap dito. Yung butas na malaki, nakaharap dyan. Yung butas na maliit, nakapalpas sa paputang paloob para sumabit yung screw dyan. Ayan. Kapit natin to. Kailangan to ng gulong eh. Kuha ko ng gulong. Apat na gulong. Yan. Yung gulong namin ha, tingnan mo. Di bearing yan. Hindi ako nagkakabit ng walang bearing. Kaya kayo, pipiliin nyo yung may bearing. Kung kayo magano, kasi mas matagal siyang masira. Pasok ng ganyan. Pasok sa kabila. Yan. Yan. Tapos, tanggalin nyo yan kasi may iipit yan eh. Huwag yung hayaan na ipasok nyo na hindi na ano. Kasi pag pinasok nyo yan, naipit yan, pag nasilant niya o na na-screw na at saka nakabit na, nasilant na yung glass, makakita na matagal tanggalin, may nag-iwan ng bakas. Yan, ayan yan o, ayan. Para madali, pag gamitin natin. Yan. Okay. Kamila. Ikot. Yan, kamila.
sa mga DIY dyan, request lang kayo kung ano yung gustong ipapabuo nyo sa amin. Bubuhin namin. Tuturo namin sa inyo. For everybody. Para ito. So dito tayo. Oh, ito pa ba. Ito. Magkaiba, di ba? Yung isa, dalawa butas. Ito, isa butas, tas pahaba. Kasi, ito, dito siya dumadaan. Yan. Diyan sa kumakapit. Yan. Ang kagandahan nito sa 798 kasi mayroon siyang four kinds na dito magiging parang spacer niya na hindi siya masyado tutok kasi plastic to eh. Nag-slide lang siya. At saka mayroon siyang parang ganyan, no? Parang ano ba tawag dyan? Knob, yung ganyan na. Siya yung nag-silbing ano, parang ipin dyan, nakakagat dyan. Okay? Yan. Marami na. Kagandahan ng CB98 profile. Okay. Ngayon, may mali tayo dito. Sorry guys, nagkamali ako ng sinabit. Puro lock style kinabit ko. Partner yan. Lock style lang at saka interlocker. Sorry guys, sorry. Sa, yung sa kabila, lock style. Sa kabila, interlocker. Okay. Nang malaman nyo. Yung dalawang butas, doon mo takabit yung may gulong. Para sigurado. Yung isang kasamahan ko, ni Ipal, para gusto mag-video, tinan mo yan. Joke lang, joke. Yan, yung kasama ko yan, magaling yan, magaling. Isa yan sa pinakamagaling. Dito, yan. June yan, June. Yan, June ang pangalan yan. June ko ako. Para kung maya-maya, huwag natin kalimutan yung nagbibigyo, siyempre, bigyan din natin ng 3D yan. Maka, iiyak yan. So, nagyan natin siya ng 4 times. Ayan. Sir. Ayo. Tolong ko. Patas na. Tulong mo na rin. Hello, yung aming pinigyan. Dapat to pa dito. Amo nga, hindi ba naka-symbol ka? Yan oh. Patas. Thank you.
yung top ito. Ay, hindi pa pala. Maya, maya. Pag-explain ko sa inyo. Saan yung gulong? Hindi niya pagpanil. Makakalang niya pito. Lagyan namin niya ng mujer. Nung tank, nilalagyan namin ng mujer yan. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Sa baba, hindi na kasi nag sumasabit sa gulong. Naglalagay tayo ng mujer. Para complete accessories. Walang ano yan. Hindi ko lang natin pupuntan mo here ito para hindi maliligis yung gulong mo. Ah, hindi naman ko na yun, boss. Ayun. Ayan. Pahaba dito. Yung maliit dito. Okay. Mas mabilis. Mas mabilis pag ito ang ginagamit. Ikot-ikot lang. Okay. Ito yung moment of truth. Kung talaga, kapag sa kabuhon. Okay. Adjust mo natin yung guma. Ay, yung gulong. Yan. Dapat kasi yung gulong, huwag mo nating taasan para mayroon tayong pwede pa nating i-adjust. So dapat yung gulong, nakababa muna. Naka ano dyan. Kapain mo lang, ganyan o. Ayan. Adjust lahat ng gulong. Yung gulong talagang lagyan mo ng pressure siya. Pag-adjust mo. Kasi, pag may salamin niya, yan siya, yung nag-aakas at pressure niya parang patulak pababa. Para malaman mong saktong-sakto siya. Ayan. Ayan. Sabit natin guys. Alam natin. Pa-check ya. Sa
ano natin. Yan. Taas ng parking brake. Taas ng tuwan. Bumay po guma. Hirap na nga dyan. Kasi natin yan ha. Hindi na taas ng guma. Makukura natin guma. Wala, huwag tatang nahi. Ano mo? Ang galing talaga sa pagsasayasan niya! Isipin niya, isipin! Dapat dito, pag humawa ka niya, para matapasok yung pasok na pasok siya, dito sa taas, kung tamang-tama yung tulak niya. Kasi yung lock niya, pag nilock mo siya, tutulak niya sa pagbibid. Ngayon, dapat huwag ka humawak dito. Kasi, pag bibibid siya, tika lang pre. Pag humawak ka sa gitna, kanyan, tutulak yan doon, hindi mo alam na talaga kasyang-kasya siya. Doon di ka humawak sa taas. Yan. At alugin mo. Ito, medyo may play siya ng konti. Hindi naman tumatiyas eh. Sa gilid. Bawasan ng konti. Mahihigpit. Mas maganda kasi mahigpit. Kasi pag lock mo ganyan, mahihigpit siya ngayon yan. Ito, mayroon siyang play konti. O di bali, adjust na namin. Madali lang. Yan. Magkita kita niyo. Ang kulang nito ay salamin. Ngayon, sa mga coated wipe, maganda kasi gamitin dyan yung mga reflected. Reflected green, reflected blue. Basta mga reflected, saka dark gray. Pag brown kasi parang, eh, idea ko lang ha, sa opinion ko lang, pangit kasi yung brown. Kasi yung brown, very common sa yun yung unang labas ng mga salamin. Mas maganda yung brown sa brown din. So ito, pag coated white, or mga ano, mas maganda reflected. Reflected green, blue. Yan yung gagamitin nyo. Sa next video ko, buo na to. Nag-abit na sa bahay. Alam mo naman kung ano yung ganda niya. Eh, alam nyo na kung paano ginawa nito. So, kung may mga katanungan kayo, you have questions, or mayroon kayong gustong ipabuo sa amin, kasi yung matutunan, like owning, next na video ko, ilang ba? Next na video ko, ipapakita ko sa inyo yung owning namin, kasi yung owning namin iba. Iba sa mga gumagawa dito ng owning. Papakita siya maya-maya ng content. Gagawa rin kami, gagawa ako ng video sa next video ko. Sundan nyo lang ako guys, sundan nyo ako. Follow me and like my page. Gawa ko ng, I'll make yung owning na magandang klase. Talagang pulido at saka malinis. Kailangan na. Kukunin ko yung sample ko. Balik tayo dito muna, bago ko makalimutan. Ito yung Siminanit, di ba? Sabi ko sa inyo. Yung screen niya, tinan mo. Napaka-smooth yan. Yung screen niya, yung traditional, pag nagagawa ka ng screen, dito sa labas yan, nakakabit ng bagong daanan ng screen. Itong Siminanit, nagagandaan nito, ina-accommodate na yung, ano, yung screen. Yan. Maganda to. At kung naglilinis ka ng screen, siyempre, minsan, naalikabok, nalinisan mo. Kanya mo lang yan. Angat mo lang. Yan. Pasok mo doon. Yan. Wala. Tapos na. Yan yung kagandahan nito. Yan. Okay. Yung sa owning, mahanapin ko ba? Sige lang. Ay, mamuli pa rin. Post. Ito yung owning namin, no? Tingnan mo. Yan. Yung iba kasing owning, yung bracket, nakikita dyan. Ito sa amin, hindi. Tingnan mo. Yan. Hindi mo nakikita yung bracket niya sa loob. Ginawa namin ang paraan para malinis. Yan. O. Tingnan mo. Iba yung ano niya. Yan. Medyo mas malinis siya kaysa ibang owning. Kasi yung iba, nagmamadali eh. Kinakabit nila, ginagawa nila, nilalagay lang kaagad dyan yung bracket. Yung mali, yung unang magawa, dyan yung bracket. Pangit tingnan. Kahit kulayan mo man yan, pangit pa rin tingnan. So naghanap kami ng paraan. Humana kami ng ibang sections na panel para nasa loob yung ano, hindi makikita yung ano. Pag ano, hindi mo makikita, revis na yung makikita mo. Pag isinara mo,
Yan. Pasok na pasok. Aerobel. Yan. Maganda kasi yung uning sa mga kung gusto mo na matibay, typhoon proof. Uning yung ano nyo kasi matibay yan sa typhoon. Pero kung bahay niyo naman ang tangayin, wala talagang magawa tayo dyan. Yan. Okay. So guys, ito. Message lang kayo sa akin kung ano yung gusto nyo gawin namin. Screen door o yung ano, yung outdoor door. Kahit ano na klase ng ano, aluminum ano, try namin gawin na i-ano sa inyo. Ipapakita sa inyo paano gawin at pwede kayong kayo mismo ang gumawa. At tanong lang kayo, so follow me and subscribe sa my channel para masundan nyo yung ano, na magalaman sa kanyang bagong gawa namin. Okay, thank you guys.